Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng mga kakaibang bahay? Merong kasing bahay na nasa taas ng puno, merong bahay na nakabaliktad, at meron ding bahay na nasa gitna ng dagat. Kung ang inaakala mo na nakita mo na ang lahat ng bahay, pwes, nagkakamali ka. Ang mga hayop kasi ay ilan sa may nakakatuwa at nakakabilib na disenyo ng bahay. Umpisahan natin ang kwentuhan sa bahay ng mga Taylor Bird. Kung may mga taong nakatira sa pinagtagpi-tagping dahon, ang mga Taylor Bird ay biyasa sa pinagdikit-dikit na dahon. Talaga namang kabibiliban mo ang disenyo ng kanilang pugad. Gumagamit sila ng sinulid gaya ng isang tunay na mananahi. Ang mga sinulid na ito ay kinuha ng ibon sa fiber ng halaman at kung minsan, gumagamit din sila ng sapot ng gagamba. Gaya ng nasa video, may kita mo isang uri ng Taylor Bird na nangunguha ng sapot ng gagamba at yan ay para gamitin sa kanilang pugad. Kapag nakahanap na sila ng tamang pwesto, sa kanila uumpisahang gawin ang trabaho. Inuumpisahan niyang butasan ang dahon at dito niya ipapadaan ng sinulid na parang nagtatahi. Ang mga Taylor Bird ay inaabot ng 2 hanggang 4 na araw para matapos ang kanilang pugad na siya namang matitirahan ng kanyang mga cute na babies. Siguro nga ay likas na sa ibon ang marunong magtahi. Pwede kaya silang turuan magtahi ng damit gaya ng sa Cinderella? Kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Kung may ibon na magaling magtahi ng dahon, ito naman ang insekto na kaparehong ugali ng Taylor Bird. Ang tawag rito ay weaver ants at sigurado ako na pamilyar ka na sa insektong ito. Ang mga weaver ants ay nakatira sa taas ng puno kung saan palagi silang abala sa paggawa ng kanilang bahay. Tulungan ng mga langgam sa pagbuo ng kanilang bahay. Hinahawakan ng langgam ang magkabilang dulo ng dahon upang mapagdikit nila ito. Ang bawat isa sa mga langgam ay maglalabas ng puting sapot na siya namang gagamitin bilang pandikit na parabang scotch tape. Dahil sa kanilang sapot, nagagawa nilang bumuo ng ganito kalaking pugad. Talaga namang kabibiliban mo ang teamwork at husay ng mga langgam, mabuo lang ang kanilang bahay. Gayunpaman, ang kanilang bahay ay nagiging target sa mata ng mga nagugutom na tao. Kinukuha kasi ng ibang tao ang bahay ng langgam para gawing lamantyan. Masarap daw kasi ito at puno pa ng sustansya. Ito ang pagkain ng mga ngatika sa sarap. Mula sa taas ng puno, lumipat naman tayo sa ilalim ng tubig. Dito natin makikilala ang insekto na may kakaibang disenyo ng bahay. Ito ang tinatawag na caddis pupa. Sa tuwing sila ay baby pa lamang, malambot ang kanilang katawan kaya madali silang target ng mga gutom na isda. Dahil dyan, ang mga caddis pupa ay nakaisip ng mabisang proteksyon. Sa tuwing sila ay naglalakad, kumukuha sila ng maliliit na bato. Ang maliliit na bato na kanilang nakolekta ay siya naman pinagdidikit-dikit upang ipangtapal sa kanilang katawan. Gaya ng isa na to na halos mabigatan na sa dami ng suot na bato. Ang mga caddis pupa ay gumagamit ng espesyal na adhesive na para ding scotch tape kung dumikit. Dahil sa dami ng bato sa kanilang katawan, nawawalan ng gana ang mga isda na kumain sa kanila at nakakatulong ito sa kanilang camouflage. Noong 2011, namangha ang mga nakakita sa caddis pupa na nababalot ng ginto. Yup, tama ka sa narinig mo. Ginamit ng insekto na to ang mga pirapirasong ginto bilang dekorasyon sa kanyang katawan. Ayon sa mga eksperto, maaaring sagana sa ginto ang ilog na pinanggalingan ng insekto na to, kaya ito ang napili niya bilang dekorasyon. Ito na ang pinakamayamang insekto na makikita nyo. Kung lilipat naman tayo sa ilog ng North America, dito natin makikita ang mga cute na beaver. Kasali sila sa ating listahan dahil kahit itong gumawa ng komplikadong disenyo ng bahay. Yang nakikita mong kumpul ng kahoy sa gitna ng ilog, yan ang tahanan na ginawa ng beaver. Pero hindi ito basta-bastang bahay dahil ang bahay ng beaver ay isang dam. Yup, gaya ng isang dam na ginawa ng mga tao. Ang bahay kasi ng mga beaver ay nagmimistulang dike na pumipigil sa agos ng tubig. Ganito ang itsura ng loob ng bahay ng beaver.
Nasa gitna sila ng ilog kaya hindi makakalapit ang mababangis na hayop. Malamig at komportable ang loob ng kanilang bahay, kaya ito ang paboritong pwesto ng mga beaver. Kung wala sila sa loob ng kanilang bahay, makikita mong abala ang mga beaver sa pagputol ng kahoy. Ang mga kahoy kasi ay ginagamit nila bilang pampatibay sa kanilang bahay. Kumukuha sila ng putik bilang semento sa pinagdikit-dikit na kahoy. Kapag nagsama ang bato, putik at kahoy, nakakalikha sila ng hindi pangkaraniwang struktura. Dahil sa pagiging arkitekto ng mga beaver, kaya nilang lumikha ng dam na hindi mo aakalaing ginawa ng higanting daga. Mabuti pa ang daga sa Amerika, magaling gumawa ng dike, hindi gaya ng mga daga sa Pilipinas na wala nang ginawa kundi ang manakot ng tao. Para sa last nating topic, gusto kong makilala mo ang naglalakihan at nagtatayugan na imprastruktura. Ang tawag rito ay termite mound at tahanan ito ng mga anay. Sa loob ng nagtataas ng tipak ng bato, makikita mo ang mga milyong-milyong anay na abala sa pagpapatibay nito. Alam mo ba na ang isang tore ay kayang umabot ng 8 hanggang 9 na metro? Ang pinakamataas na naitalang termite mound ay may sukat na 13 meters. Mas mahaba pa yon sa limousine. Amazing dahil lahat ng ito ay ginawa ng insekto na halos kasing laki lang ng bigas. Para mabuo ang kanilang building, sama-sama ang mga anay sa construction. Kumukuha ang anay ng lupa o kung minsan, pupu at sa kanila ito duduraan upang mabasa. Ito ang ginagamit nilang semento para mabuo ang haligi ng kanilang struktura. Kung ang mga anay ay kasing laki lang ng tao, ang kanilang bahay ay magiging kasing taas ng 2 pinagpatong na Burj Khalifa. Yup, Burj Khalifa. Yan ang pinakamataas na building na ginawa ng tao. Lahat ng anay ay nagtatrabaho dahil yan sa utos ng kanilang reyna. Ito nga pala ang reyna ng mga anay. Pinakamataba at pinakamalaki. Ang trabaho ng reyna ay ang manganak ng libu-libong anay sa loob lang ng isang araw. Mabilis mo silang maikilala dahil sa kanilang matabang katawan. Ikaw, alin sa mga bahay ng hayop na aking naitampok ang pinakanagustuhan mo? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay J.E. Venadas, Teos Jaden Gonzaga, Annalisa Paga, Vander C. Pasios, Pepsi Igop Gaming Channel, Gian Gonzalez, at kay Gaston Vlog. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!